than his errors. Cleanse thou me from secret faults. Keep back thy servant also from the presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then shall I be upright, and I shall be innocent from the great transgression. Sabay-sabay. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. So, balikan ko lang yung 5, sabi dyan, which is as a bridegroom coming out of his chamber and rejoiceth as a strong man to run a race. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat. Pagpalaan niyo po ang aming pag-aaral ngayon at kausapin niyo, Lord, ang bawat isa. Handaan niyo po ang aming pastisipan. I-apply sa aming buhay to, Lord, especially sa mga bata to, Lord. Sa, kahit sa mga mahihain, Panginoon, medyo reserve kami, Panginoon, na hindi kami maging reserve, Panginoon, dating sa paglilingkod sa inyo, Panginoon, bagkos, Lord, yung kabaligtaran is maging all out kami, Lord, sa paglilingkod. At parang mananak po, Panginoon, we pray na kayo po we will have the victory, but we first have to dare to run the course, Panginoon. So I pray na kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Magang laban. Good morning po sa lahat. Title po nito is Dare to Run. Medyo yung kanta natin, di ba? Nag-iisip kasi ako ng message, tapos pinapractice ko rin yung ating ano. Ito na lang. So, subtitle ito is Giving Our All to the Ministry of God. Giving Our All. Ibig sabihin, lahat, bigay mo. Okay? Nainig. So, pati yung pangdinig nyo, pwede ba ibigay nyo sa Panginoon ngayon? Amen. Kahit ngayon lang naman, di naman to 2 oras eh. 45 minutes lang to eh. So, sino dito ang ano? Mabilis na makbo? Ha? Sino? Umami na. Eto na naman ako. Dali ah. Sinong mabilis na makbo? Si? Sino ba? Sinong athletic dito? Wala? Si Brad dati, ano yan, di ba? Basketball. Ikaw? Dexter sana. Dexter? Mimika? Kamusta pala yung Dexter na ano mo? Doon po sila sa bahay. Bahay lang. Ate Alma, minum. Dapat niyaya mo dito, sorry. Dito tayo mag-inom ang kamo. Napakita lang ako sa inyo, kaya pinapatawa kayo. Nausubok na yun kasi tumanggap sa Panginoon eh. Ngayon, pakita lang ako sa inyo para makarelate yung mga bata din. Ito. Yan ba? Ay, wala pala. Lali ah. Alam, may nagtumakbo. So ako hindi rin masyado, pero tumatakbo ako before. Ito, mabagal to eh. Lasado yan. Nay, lasado na eh. Wala ko, okay na eh. Okay. Yan. Yan, race yan, diba? Pero yung ibang race po, mabilisan. Ito, mukhang matagalan to. Maraming ikot. Amen? Hindi yung marathon, pero... Ayan, so yeah.
Ang hirap, di ba? Sino na nanalo sa race? Yung malakas o yung mabilis? Ay, man. So, kasi karamihan ng malakas, anong mabilis, malakas. Amen? Saglit lang, ha? Hey! Ano yung gusto kanina? Another... Pakita ko nung sa inyo araw. Nakakita nyo na ba yung araw? Hindi pa? Lahat tayo nakakita ng araw. Pero ito daw yung ano, napaganda. Medyo 4K, ano nila, video nila. Iba yung kulay kasi pinifilter nila yan eh. Para makita natin yung malapitan. Tindi, di ba? Lakas ng araw. Yan. Yan siya. Sabi yung ano. Yan. Sino gusto tumira dyan? Lakas dyan, no? So, kaso di ganyan ang pangtingin natin sa araw kasi malayo, di ba? Natingnan natin yung... Ben. Nakikita natin madalas yung araw, ganito lang. Ano ba yun? Time lapse. Ito, ito. Ah, madilim, di ba? Tapos, tingnan nyo, nung sumikat yung araw, ay, sorry. Ulit. Madilim. Sino sinisikatan ng araw na dito? Nasa kama pa? Okay, so yun. Yun lang. Iba natin pinakita yun. Kasi may kinalaman po yun sa message natin ngayon. Okay? So, yung kanina, sino ka ulit yung nauna? Yung mabilis, yung malakas? Siyempre, mabilis. Kaso, pag mabilis ka, malamang malakas ka. Amen? So, ano yung sabihin mo na ng dare? Kasi ang title natin is dare to run. Ano yung sabihin ng dare? According sa dictionary, sabi nyo, to have a necessary courage or boldness for something or be bold enough. Parang last week, ano tayo, di ba? Boldness tayo. Ano yung title natin last week? Limutan ko tuloy. Be bold. Basta boldness in the faith, di ba? So, iba naman yung dare ngayon. Yung sabihin ng dare, yung sabihin parang medyo mayabang ka. Hindi naman mayabang, pero may kumpiyansa ka kasi, di ba? Alam mo na... Kaya ko to. Ngayon, yung mga bata sa atin, minsan hindi ko kaya yan. Kaya nga message sa atin ngayon, dare to run. Ibig sabihin, bakit tayo dapat mag-dare? Dapat natapang tayo last week, di ba? Bold. Pero ngayon, kasi alam yung ginagawa natin, importante yan eh. At para yan sa ibang tao, para sa atin din. At para sa Panginoon. Mag gusto ng Panginoon, maraming maligtas. E paano kung tayo ay, sige, nag-soul winning naman, kaso once a year, kaya once every blue moon, kailan pa nagkaka-blue moon? Alam nyo ba yun, mga bata? Kailan pa nagkaroon ng blue moon? Basta kasabihan lang yun. Ibig sabihin nun, parang once in 2 years sa tayo. Eh. So, di pwedeng ganun, di ba? Ministry ka, tapos, minsan-minsan lang, minsan... online, minsan live, minsan face-to-face, minsan walang service muna ngayon, ha? Hindi pwede gano'n. Pag sinabi, ano yung pagkakaiba ng run sa walk? Kanina, nakita nyo, di ba? Pwede ka maglakad doon? Pag di mo na talaga kaya, lalakad ka, kaso, mauhuli ka. Okay? Kaya, basahin din muna natin itong passage natin sa there, no? Halo-halo ko na.
Anyway, isa pa, to have boldness to try, venture, or hazard. Okay? Yung ibang bagay, okay, gagawin ko yan, pero ibang medyo delikado, mga bagay na, ah, mahirap yan, Maston, hindi ko gagawin yan. Diba? So, pag may dare ka daw, dare nga, dare. Alam niyo yan, diba? May isang bagay na mahirap gawin, pero, kaya mo yan. And then, to meet defiantly, face courageously. So, maganda ka na dyan kay David and Goliath, diba? Kaya ba ni David si Goliath? Pinatay niya nga eh. Pero sa unang tingin lang, parang hindi niya kaya kasi laki. Tapos, man of war. Tapos siya, bata pa. Hindi naman bata, pero siguro, mga kasing laki ni Rain. Kaya mo ba si, sinong kilala mong basketball player? Malaki. Wala mo ala. Si? Si The Rock. Hindi yung basketball player yun eh. Laki nun, di ba? Shaq O'Neal, yun din na naisip ko eh. Nakakita ko kailan lang eh. Laking tao nun. Parang higante. Nakakayanin mo ba yun? Pero, tulad ni David, naging matapang siya, kaya ko naman pala eh. Diba? Pag kailangan. Last, sabi nito, to challenge or provoke a person into a demonstration of courage. To defy. More on tapang. Kailangan natin maging matapang kasi may mga bagay na nagdadalawang isip ka, kaya ko ba to? Hindi. Hindi ko ba to kaya o kaya ko? Eh, anong gagawin natin? Kung hindi ka magde-dare, paano malalaman na kaya mo kung di mo subukan? Diba? So, minsan, kailangan yan. Sa ministry, kailangan yan. At yung race naman, so alam natin yung race and run, matatapos ka rin naman kahit maglakad ka ka, so, maganda yung run, diba? Mas mabilis, matapos. O sa ministry, ang pinag-uusapan dyan yung ano nga, maraming magagawa sa Panginoon. Amen? Bata ka ba? Kunwari ngayon, na 3 years na tayo. Kahit pa paano, naikot na natin tong party dito ng Ampid. Banaba, di ba? So, kaso nag-ano, pandemic eh. Doon naman tayo sa ibang lugar. Okay, hindi na natin update na yung ano. Update natin yan, ha? So, ano yung sabihin ng dare? Mga, piliin ko na lang yung yun, ha, iba. Sa Job, ano yung sabihin ng dare? Maging matapang at gawin yung, nasa naman, Job? Say Psalms. Yan, Job. 41:10. Iyan na lang natin sa Bible, ha? Sabi dyan, sino yung pinag-uusapan dito? Yung Leviathan. So, pag sinabing Leviathan, ito yung malaking hayop, parang dinosaur. Okay? Ito yung sabi niya sa 10. Paibasa nga po. Ready, go. Man is so fierce that dares tear him up. Who then is able to stand before me? So, merong, kung may dinosaur dyan, lalabanan mo ba, Jackie? At least matapang ka, di ba? Pero ang kinukumpara actually dito yung Diyos sa dinosaur. Kung sa dinosaur, takot ka, ilalo sa Diyos, di ba? Kapag sinabing dare ngayon dyan, yung sabihin ni, ayoko nga, di ba? Hindi ko lalabanan yan, hindi ako maglalakas ng loob. Hindi ko umpisan yan, hindi ko nga isipin, ha? Patayin yung dinosaur kasi hindi ko kaya. Yung sabihin lang ng dare, yung sabihin, i-attempt mo yun, maging matapang ka. So, isa na lang, hindi ko na mabasa to. Para matapos natin. No, saba. last na lang. Isa pang dare. Ah, ito, maganda to eh. Romans 15, kaso malalim. Okay lang, pakibasa niyo po. Ready, go. For I will not dare to speak of any of those things which Christ hath not brought by me to make the Gentiles obedient by words only. Okay, sino yung sinasabi niya dyan? Parang sinasabi niya is hindi siya magde-dare na
gawin or sabihin yung mga bagay na hindi naman ginawa sa kanya. So, ano to, para sa mga preacher to, kahit kasi inyo din, nakakita ba kayo ng mga Kristiyano, madaldal. Pagdating sa, example, sa mga bagay ng sa Diyos, di ba? Praise the Lord, hallelujah! Ganito, ganyan. Yung puro daldal, kahit sa Facebook, di ba? Ang dami sinasabi, pero minsan, hindi naman pala totoo sa kanya. Ang Diyos laging tapat, pero minsan, hindi naman ginawa sa iyo ng Diyos yan. Ginawa ba sa iyo ng Diyos yan? Sinabi ba ng Diyos sa iyo yan? Di ba? Minsan yung iba, ganun, puro daldal. Kaya si Paul, sinasabi niya, ni hindi ko sasabihin niyo kung hindi naman ginawa sa akin. So, kaya sinasabi niya dyan, parang sinasabi niya kasi yung mga si Paul, ang dami niya pinipress, di ba? Kasi ginawa talaga ng Diyos sa kanya yung tinuro sa kanya. Ibig sabihin lang ng dare, ganun. Ibig sabihin, huwag kang magsasalita dyan na wala naman palang katotohanan. Yan ang sinasabi dyan. So, yun ang dare. Kasi, alam niya, i-challenge siya ng tao, di ba? Ikaw, kaya yung basa niyo, mahihain, di ba? Kasi alam mo, pag binukas mo yung bibig mo, may makakarinig. Tapos, i-challenge ka. Totoo ba yan? Diba? So, tama rin yung kaya dapat hindi tayo masyadong madaldal. Pero, pag alam mo na talaga, declare mo. Ngayon ang totoo eh. Tindihan nyo ba yan, mga bata? Medyo malalim eh. Anyway, dito tayo sa thirst naman. Last na to, ito yung kay Jesus. Pag sinabing thirst is past tense ng dare. Okay? Saan na ba yun? Ito na lang sa Matthew 22. So, nakinig. Ano na naman kayo, ha? Ito ba yung nangyari? Alam nyo si Jesus, siya ito to, di ba? Pero marami siyang kalaban. Kahit sa pulito ngayon, nagbabangayan na naman itong mga to. So, pero, pag ikaw, alam mo talaga yung katotohanan, ano yung mangyayari sa'yo? Di ba, matatakot yung ibang tao sa'yo? Ganun yung nangyari kay Jesus. Chila-chala, eh, hindi naman totoo yan eh. Eh, ganyan ba yan, ganyan? So, ano yung ulit dito? So, madaming base kasi yung tinanong sa kanya dito ngayon, sa ibang place, na alam ko yung kay, ano eh, kay Sisa, naalala niya yun? Sabi niya, tinanong siya kasi gusto siyang itrap. So, sabi sa kanya, tanong sa kanya, sino susundin namin? Sisa o ang Diyos? Alala niyo yun? O siyempre, sinusundin niyo? Si Duterte o ang Diyos? Ikukulong ka ni Duterte? O, sino susundin mo? Ang Diyos o si Duterte? Oh, very good. Tandaan niya, pakatawanan niya. Tama yan. Pero ang Diyos, si Jesus, nililito siya ng mga alaban niya. Para siyang ginagamitan ng mga, ano nga, tinatakot siya, no? So, eh, si Duterte, Pilipinas lang yan. Yung si Cesar, naku, napaka, ano yan, napakalaking empire niyan. Nung panahon nila. Hindi basta-basta yan. Okay? Kaya sabi sa kanya, sino sundin namin? Ang Diyos o si Cesar? May sabi ng Panginoong Jesus, sabi niya, akin na yung barya. Barya talaga, no? Sabi niya, sinong nakalagay dyan? Sino nakalagay sa barya natin? Si Jose Rizal. Sa panahon nila, si Cesar. So, ano sabi ng Panginoon? Render to Cesar which that which is Cesar's and render to God which is God's. Yung kay Cesar, ibigay mo. Yung kay sa Diyos, ibigay mo. Ang tanong, sino magaling? Ang Diyos o Cesar? Ah, matay din si Cesar eh. Yung Roman Empire, nag-collapse din. Kaya, tandaan nyo, mga bata pa lang kayo, ang Diyos, kunwari, may plano kayo sa buhay. Sinong ipi-please mo? Yung magulang mo? Yung boyfriend mo? I-please mo na ang Diyos. Amen? So, walang nakasagot kay Jesus doon. Kasi ang galing eh. Hindi niya pwedeng i-trap si Jesus kasi alam niya eh. So, dito sa pagkakataon nito, ganun din naman. Ito naman yung tinitingnan. Parang more na ito kasi sina-challenge yung kanyang authority. Okay? Kaya sabi dyan, ano ba yung pinakamagandang commandment? Eh, lahat naman yung importante, di ba? Kaya sinabi niya, love the Lord with all your heart, with all your soul. Tsaka, the second is like it, love your neighbor as thyself. Pero sabi dito, nagkwento siya, at banda ko lang sabi niya, and no man was able to answer him a word, neither durst any man from that day to
fourth, ask him any more questions. So, pag napatunayan na ng tao, ito, matindi to. Huwag natin kausapin, di ba? Hindi ko kaya to. So, hindi na sila mag-a-attempt. Wala nang matapang. Noong una, matapang sila. Eh. Lagi sila napapahiya. Ikaw ba, napapahiya ka? Tuloy-tuloy ka pa? Siyempre, hindi na, di ba? May utak ka, di ba? Pero may mga ganun eh. Katulad ni... Madami sa Facebook talagang napahiya na ilang beses, sige pa rin. Pride na lang yun. Yung gumagana doon. Ikaw, pag nalaman mo, mali pala ako, kala ko, alam ko na lahat, especially sa mga young people, anong gagawin nyo? Pag napatunayan yung mali kayo, huwag na kayo lumaban. Amen? Pambira si Pastor, cover niya lahat eh. Kasi kahit anong dahilan ko, ay ganun talaga. Eh, panalangin mo ikaw, ganun ka rin later. Amen? Kasi nga, hindi dahil magaling ka kasi sumunod ka sa Diyos. At magaling ang Diyos, alam niya lahat. Pag sumusunod ka na sa Diyos, anong panlalaban sa'yo ng iba? Tigas lang ng ulo, pero bandang muli, walang masasabi sa'yo yan. Hindi naman tama yung church na yan eh. Bakit? Diba? O, yun tanong mo sa kanila. Eh, Catholic kami dati. Yan ang mas malaking church eh. Inusunod ba yung Bible? Ay, hindi pala. Hindi na akong tatanong. Ganun yung nangyari kay Jesus. Hindi na sila naglakas sa law. So, at least, naiintindihan nyo na po yung there and there's. Okay? Sinabing there's yung past tense ng there. Okay, doon na muna tayo. Subukan kong tapusin kasi nga ay hindi tayo nakapag-revelation eh. So, ano pa? So, na-define natin there. Ano yung run? Alam nyo na yung run. Tatakbo. And sa buhay ng Kristiyano, yun yung paglilingkod sa Diyos. So, ang tanong na lang ngayon, bakit dapat natin ibigay? Ngayon, bakit bala yung mga mabilis tumakbo yung mga yan? Kasi binibigyan nila lahat, di ba? Yung oras nila, mag-training yan, mamaya, pati pagkain nila, gusto kong kumain ng chocolate, bawal. Ano mga bawal sa runner? Masyadong maraming bigas siguro, kanin. So, bigat yan eh. So, pinipili nila, eh gusto kong kumain, kaso, disiplina. So, bibigay mo doon sa training mo lahat. Diba? Ganun din yung mga boxingero. Diba? So, bigay mo lahat para pag ando na sa laban na, sa takbuhan or sa boxing, kung ano man yan, sa basketball, magagawa mo yung dapat mong gawin. So, sa atin naman ngayon, ano yung dapat gawin ng mga Kristiyano? Bakit dapat ibigay natin sa lahat sa Diyos? Amen? Bibigay mo ba sa lahat sa Diyos? Si Chelsea, bibigay mo lahat sa Diyos? Madaling sabihin yan, di ba? Pero kahit si Pastor, ikaw, Pastor, bibigay mo lahat sa Diyos? Sa biyaya ng Diyos, amen? Bibigay natin dapat lahat ng kaya natin. Kasi pag lahat talaga, araw-araw yan eh. Oras-oras, amen? Maganda naman sa Diyos, di mo lang kailangan i-give up talaga lahat eh. Yun ang totoo. Pero, in a way, yes. Kasi yung plano mo, nasa under na ng plano ng Diyos. Amen? For example, si Nadine, gustong mag-ano. Gusto yung boyfriend, kunwari, unbeliever. Eh, paano yun? Ito ang gusto ng Diyos, ito ang gusto ni Nadine. Alam mo, sunod. Depende nga sa'yo. Pag binigay mo na sa Diyos yung buhay mo, sinusundin mo. Ang Diyos na, di ba? Kaya kahit gusto mo to, bahala ka dyan, di ba? Ganon din yung karir nyo, ganon din lahat-lahat. Okay, so ngayon, basta naintindihan nyo na yung pagtakbo sa gawain ng Diyos ay importante, bigyan natin sa lahat. Bakit? Bibigyan ko lang kayo ng apat na points para tayo hindi na mag-isip pa. Bibigyan ko ba sa Diyos yung Thursday o Monday morning lang? O Sunday, sabi ko, Monday na naman ako. Sunday morning, Sunday afternoon. Kasi service natin yan, di ba? Pati pa naman Sabado. Soul winning. Eh, holiday, pati holiday. Bibigyan ko ba sa Diyos? Why not? Amen? So, bakit dapat natin ibigay sa Diyos lahat sa karera na to? Number one, ito lang tayo sa ating verse. Marami po dito eh. Nakita ko lang yung mga pwede natin matake. So ito yung kinabisado natin, di ba? 1, 2, 3. Sige nga, quote nyo.
Nabasa niyo na eh. The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth his handiwork. Day unto day uttereth speech, and night unto night showeth knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. Sino daw yung may boses? Sino yung may boses? Ha? Yung mga ginawa ng Diyos. At ano sinasabi daw ng mga ginawa ng Diyos? Yung kanyang kadakilaan. So number one, ganito. Kaya ayaw mong tumakbo minsan, ayaw mong makipag-raise. Ha? Tumatakbo ka pag ano, inabol ka ng may utang sa'yo, di ba? Ay, inagutangan mo. Pero, yung race, iba yan. Di ba? Kasi alam mo, yung mga kasama dyan, mabibilis din. So, bakit ka tatakbo? So, sa again, sa, pasok tayo sa ministry. Bakit ka mag-share ng salita ng Diyos kung hindi ka sigurado dyan? Di ba? Nahihiya ka dyan. Di ba? Baka hindi ako maintindihan. Ako, sabi nga sa inyo, medyo malabo magsalita, di ba, dati? Hanggang ngayon. So, bakit ako maging preacher kung malabo magsalita? Naisip niyo ba yun? Yan, si Chelsea sabi, mahirap yan, pastor eh. Pero gusto ko yan. Kaya number one, bakit tayo dapat tumakbo at mag... tumakbo, as in maglingkod ng gusto sa Diyos. Ibigay natin lahat. Number one, our God's message is clear and understandable. At Tagalog, ang mensahe ng Diyos ay malinaw at maintindihan. Kasi sabi dito eh, mahirap bang paunawa sa tao na maglingkod tayo sa Diyos? Mahirap ba yon? In a way, mahirap kasi ayaw nila. Pero yung basic yan, alam nila yan. Kaya nga sabi dyan, yung mismo yung mga araw. Mamaya, punta tayo sa araw. Pag nakakita ka ng araw, iisipin mo ba ginawa ng Diyos, ng tao yan? Sino kayang dakilang tao or Diyos-Diyos na gumawa ng araw? Hindi mo isipin yun. Lalo yung stars. Mas malalaki yun, mas malayo yun. And then kahit yung mga malilit na bagay, napaka-intricate yan. Alam nyo ba yun? Kaya nga ayaw ko ng bakuna na yan. Kahit pa paano, nung second year kami, napag-aralan namin yung mRNA at saka yung DNA, ang RNA. Okay? Pinag-aralan namin isang linggo. Ano yung mga dalawang araw. Kung paano nangyayari yun. Kaya nakakatawa bandang huli, sabi. Okay, alam nyo na, ito yung nangyayari. Pag yung nag-anak daw, di ba? Lumilipat yung chromosome, ganyan-ganyan. O pag nag-reproduce yung cells, yung DNA, yun yung blueprint. Kinokopya yon, tapos inilipat sa iba, tapos mag-reproduce yung cell. Yung tagal namin, ano na yun, inaaral. Banda sabi nung teacher namin, okay, natindihan nyo na, ang hirap, di ba? O nangyayari yan, split of a second. Alam niyo, split of a second, bilis. Diba, ilang cells na reproduce mo? Habang nakikinig ka dyan, kung hindi ka nakikinig, lahat yan, lahat, nagtatrabaho yung katawan mo. Alam niyo ba yun? Dumadami yung buhok mo, diba? Ano pa, yan, nagugutom ka kasi pinaprocess yung pagkain. So, kaya, ba tayo napunta doon? Ang galing na ang gawa ng Diyos, diba? Kaya yung, kahit daw yung mga scientists na nagtataka daw, paano kaya nangyari yan? Yung iba sa kanila, hindi na iniwala sa Diyos, pero nung naaral nila kung paano yung DNA gumagawa ng another DNA, ng cells, nag-reproduce, at yan pala ay may instruction nga sa DNA, ibig sabihin, may naglagay doon. Diba? Itong libro na to, hindi ito sinulat lang ng aso, diba? O kaya, meron akong papel, meron akong ink, at meron akong plastic, at meron akong string. Nilagay ko sa kahon lahat yung ink, saka yung papel, tapos inalug-alug ko, naging Bible. Pwede ba yon? Hindi, diba? May naglalagay niyan. At kahit nga masulatan po ng salita yan, sakali mo masulatan, eh lalo pa yung mind dyan, di ba? Ibig sabihin, may talino yung nagsulat eh, di ba? Paano nangyari yun? Magaling ang Diyos, amen? Kasi yung wala magsusulat sa DNA natin, kundi napakagaling, But anyway, doon tayo sa malaki, doon sa mga sun. Sinong gagawa nun? Nakita nyo kanina yung sun, di ba? Ang laki nun, kasi ang layo sa atin, tapos, sabi dyan, sila yung nagsasalita, ibig sabihin, pinapakita nila yung kadakilaan ng Diyos ngayon. Pag mag-preach na tayo ngayon, mahihirapan ba ba tayo? Na, naku, ang hirap explain ng Diyos dito sa batang to. Kaya,
sa mamang to. May hirapan ka ba? O eh, ang Diyos na nagsabi nga, pati pag tumingin ka lang, tumingala lang sila. Okay? Ay, mag-solve lang tayo Sabado. Si Mang, ano, si Mang Pedro, kung sino man yun. Nakikita niya na yun, di ba? Yung araw, yung stars. Hindi niya na lubusan na intindihan yung kaligtasan, pero alam niya na dakilang Diyos. Amen? Yan lang gusto kong sabihin. So, ibig sabihin, hindi tayong tipong kailangan nating masyadong magpaka-doktor muna bago maging soul winner. Amen? Dahil kaya nilang maintindihan yan. Amen? Makinig kayo. Naintindihan niyo ba ako hindi? Jackie? Jacin? Naintindihan mo ako? Puro JJJ pala kayo eh. Naintindihan niyo ba? Paano nagsasalita ba yung araw? Yun yung sabi dito eh. Oh, hindi nyo tuloy nakuha, di ba? Ibig sabihin, ibang klaseng pagkasalita yun. Kunwari, may nausunog dito. Wala nagsabi ng sunog, sunog. Wala nagsabi. Tatakbo ka ba? Hindi. Nausunog na yung bahay. Tatakbo ka ba? Bakit? Wala naman nagsabi. Kasi nakita mo na eh. Di ba? So parang di sila nagsasalita, pero nagsasalita na rin. Yan yung gusto ko sabihin. Amen? Mamaya, itong si Shana, hindi pa nagsasalita yan. Diba? Pero alam ni nanay, paggutom na yan. Paano nangyari yun? May iyak eh. Tsaka binibilang niya yung oras na yan. So, gusto ko na sabihin, may mga bagay, may mga paraan, I mean, ang mga bagay nagsasalita sa atin. Amen? So, kung kadakilaan ng Diyos, marami nagsasalita para sa Kanya. Kahit hindi ako mag-preach dito, alam ng Diyos, alam ng tao, I mean, na dakila ang Diyos. Amen? Amen? So, therefore, may kalayaan tayo na, yan, katulad yan, hindi ka magaling magsalita, pero yung ipapangaral mo naman, eh, alam na ng mga tao yan eh. Sabi sa Romans 6 ba yan, Romans 10, nasa dila na nga ng mga tao yan eh. I-explain mo na lang sa kanila na paano maligtas. Okay? Kaya pag nag-soul winning tayo, hindi na mahirap, di ba? Yung mga sumasama ng soul winning, may programa na tayo, unti-unti. Makasalanan ka, hindi mo kailigtas sarili mo. Si Jesus tagapagligtas, willing siya, namatay siya, nabuhay siya magmuli. Kailangan mo lang i-walk through sila. Hindi mo kailangan magpaka-doktor-doktor dyan. Amen? So, kasi ang message ng Diyos ay malinaw. Okay? So, tatakbo ka ba sa ministry? Kasi maglilingkod ka. Dapat! Kasi you have all the reason. Hindi mo pwede sabihin, hindi nila maintindihan, Lord. Naiintindihan nila yan. Nakakita, may kasama dating ganun, Solwin. Hindi nga magaling magsalita. Nagugulat ako. Ba't nagkakaintindihan sila? Noong mga bago pala ako nag-Solwin. Okay ba? Ah. Na-realize ko, ganun yun eh. Same age group sila, ganyan. Kakaintindihan, amen. Okay? Ganun din. Ako, minsan, ang takot ko sa dati sa ministry, yung makakausapin ng magulang nyo, hindi nga ako magaling sa ganyan. Hindi ako magaling. Kilala nyo ako. Hindi ko naintindihan to, hindi ko naintindihan yan. Yung nung ginagawa ko na, hindi nang pala mahirap. No, kasi magulang din ako. Mahal ko yung anak ko. Oh. So, yung ibang magulang, mahal kaya nila yung anak nila. Bihira lang yung hindi. Lahat yan, pare-pareho pala yan. Amen? Kaya yun, nakaka-relate na sila. So, hindi mahirap. Amen? So, pwede tayong tumakbo sa ministry. Amen? Tuloy-tuloy. Bigay mo lahat. Huwag kang mag-ano, baka hindi nyo maintindihan eh. Naintindihan nila yan. Okay, number two. Ito, baka gusto nyo to. May basa, ready, go. Their line. Their line is done out through all the earth, and their works in the end of the world. In them had he set a tabernacle for the Son, which is a bright and good coming out of his chamber, and rejoices as a strong man to run a race. Okay, ganito.
Sino sa inyo meron sariling bundok? Sariling lupa? Daddy, yan, no? Ibenta nga ni Daddy. No? Ako, binabayaran pa lang namin to. So, paano pag meron kang sariling bundok? Mayaman nga, di ba? Eh, paano pag araw yung sa'yo? Gano'ng kayaman? Sobrang yaman, ganito sa... Nang naintindihan yung sinabi dito, ha? Itong mga to, yung sinabing there dyan, yun yung mga stars, yung mga... Anong binanggit dyan? Yung sky, yung buong kalangitan, sa Diyos lahat yun, eh. At papasok tayo sa araw, kaya tinignan natin araw, eh. So, saan nga nakatira ngayon, Regine? Saan nakatira? Ha? Sa... Ikaw, Julia. Saan ka nakatira? Ha? Ngayon, ayaw niyong magsalita. Tinatanong ko kayo. Ikaw, Jackie. Ah, Jackie. Jacin. Saan ka nakatira? Jackie. Saan ka nakatira? Ano kayo uwi? Ninyo alam. Sa bahay po. Yan, di ba? So, mayroon kayong maliit na place doon, di ba? Pero yung araw, saan nakatira? Kaya sabi kasi dito, ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng tahanan sa araw. Paano yon? Anong address ng araw? Nasa bandang ano na tayo ng Milky Way. Kung ano man yun. Pero pag wag muna yung masyadong science, ha? Dito man tayo sa mundo. Basta yung araw, alam natin yung address niya, di ba? Kasi alam natin, tataas yan mamaya. Walang makakalis sa kanya doon. Eh, ang Diyos na nagbigay sa kanya noon. So, gusto ko lang sabihin dito, God is very powerful and rich. Amen? So, ganito yan. Yan ba dito, ano? Lang mayaman sa atin, no? Kunwari lang si Bud. Hindi yan masyado. Susundin ka ba ng anak mo? Kunwari si Jana. Susundin ba yung tatay mo? Bakit? Authority, saka siya yung bibigyan ng rewards, di ba? Huwag ka sumunod, huwag ka mag-aral, sige, di ba? So, pag yung tatay mo, yung backer mo, yung gusto ko sabihin dito, mayaman, makapangyarihan, takot ka bang gawin yung dapat mong gawin? So, tayo ngayon, salamat, may tiwala kayo sa pastor nyo, di ba? Pupunta tayo doon. Wala tayong mask. Kung sa'yo, mayroon. So, ba't hindi kayo takot? May tiwala kayo, di ba? So ngayon, pag ang Diyos ang pinaglilingkuran mo, takot ka ba? Lord, baka wala na kaming kainin. Yung biro ko kanina kahapon kay Bud, eh. Ang dami natin pinapakain, eh. Baka wala tayong kainin. Pag Diyos ang pinaglilingkuran mo, maubusan ka ba? So itodo mo na, yun ang gusto ko lang sabihin dito, eh. Kung kanina, maintindihan ng tao yan, todo mo! Kahit minsan bulol-bulol ka, eh malinaw nga yung mensahe ng Diyos. Eh. Alam nyo ba yung minsan, nag-uumpisa pa lang tayo magsalwining, di ba? Yung iba, nabibless na nga eh. Hindi naman tayo ganun kagandang lalaki. Pero pagdating natin, may ako nga yung Bible, yung mga talagang taong hinandaan ng Diyos, ha? Nanginginig na yun. Uy, ano kayang gagawin natin? Oo, oh, yan ang maganda. Pag natuto tayo magsalwining, kahit hindi kayo ganun agaling, ang Diyos kumikilos na. Wala pa nga, gigising ka pala, nagpa-plano ka pa lang. Yung mga tao, inaanda niya, huwag kayong matakot sa kanila, sila matakot. Amen? So, pangalawa nga, malakas yung backer natin. Mga pangyarihan sa kanya lahat, binigyan niya ng bahay ang araw, gano'ng katindi yun? Hindi nun. Okay? So, huwag kang ano, huwag sabihin, wala akong ibang, ano, gano'n ang attitude eh. Yung mga ibang pastor daw, nangihina sa pananampalataya kasi iniisip baka ayaw nilang mag-preach na medyo matindi kasi baka kagalitan sila ng kung sino. Awa naman kami, baka saka ibang pastor hindi nila ano, inokorek. Takot. Diba, wala silang support, baka ma-ball jack sila. Alam niyo yung ball jack? Tama ba yun? Ano sa English? Blackball, yan, blackball. Ibig sabihin ng blackball, ibig sabihin, i-isolate ka kasi mayabangan sa'yo or something. So, takot sila. So, dapat ganun ba tayo?
Ay, sa subdivision na yan, baka maano kayo dyan. Blackball kayo dyan. Hindi tayo takot una, wala tayong ginagawa masama. Amen? So, tuloy-tuloy lang. God is, God's message is clear and understandable. God is very powerful and rich. Amen? So, tuloy-tuloy. Bigay mo lahat sa Diyos. Huwag kang mag-alala. Amen? Amen? Pangatlo. Verse 7. Sabi dyan, actually, hindi lang verse 7 to hanggang matapos to. Ito po yung sikat po. No? Kanta to, nanonood ko na ba sa inyo to? Sino nakakalam ng kanta? Eh, Stephen lang. Okay, kantahin natin. Ne, saka na. Kaya sabi dyan, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Kanta yan eh. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Ang tinutukoy dito, yung salita ng Diyos. Amen? Kaya sabi ko sila, kabasyaduhin nyo! Hindi sayang ang oras nyo dyan, makinabisado nyo yan. Yan, hirap eh. Kailangan mo yan, hanggang matanda ka na, salita pa rin ng Diyos to, alam nyo ba yun? Tagal na nito eh, hanggang ngayon, hindi pa naisira. Hindi pa napapalitan ng, ano yung, anong sikat na libro, pinakasikat, na gustong kalabanin to? Wala nga, hindi nga rin alam eh. Dati iba, yung mga ano daw, yung kay J.K. Rowling ba yun? Harry Potter. Uy, Harry Potter, milyon ang ano. Milyon, yung iba doon, sila lang bumili rin nun eh. Eto, ano to? Trillion. Tagal na nito eh. Tsaka ang nagbabasa nito, hindi mga bata. Amen? Hindi mga batang later, malalaos lang sa kanilang laruan nila. Hindi. Nagbabasa nito, mga matanda, mga leader, mga matalinong tao. Amen? So kaya sabi ko dito, bukod sa maliwanag ang message ng Diyos, hindi tayo dapat matakot, bigay mo lahat sa Diyos, mayaman ng Diyos, yung salita niya ay perfect. Okay, sabi dyan, the law of the Lord is perfect. Ito yung nakakahiya. Sino bang, may alam ba kayong batas na nakakahiya? May sogi na yan. Ngayon, nahihiya na sila dun eh. Kung may recording lang tayo, sabi, ginagawa na iba yung mga politiko eh. Itong politiko na to, itong batas na ginawa niya dati, buti hindi pumasa. Eh, hiya na sila sa'yo. Hindi naman eh. Nakakahiya yun. Ano pa yung mga nakakahiyang batas? Sa US daw, may mga batas sila doon na ano eh. Inaalala ko lang ngayon yung ano, alam niyo yung kinakain natin, yung may laruan na sa loob. Ano nga ba yun? Kinder Joy. Bawal sa kanila yun. Alam niyo ba yun? Bawal sa kanila yung bidet. Alam yung bidet? Yan, yung ginagana natin. Ba't ganun? Kasi may pinasa silang batas na ewan ko kung iniisip nila ng time na yun. Naniniwala ba kayo dun? Tissue paper. Tissue paper. Ganun ba yun? Hindi, ang naalam ko sa bidet, basta may, ano yan eh, may dahilan. Bawal daw sa kanila yun. So, kung meron siguro, wala, ako gumawa ng batas na yun, mahihiya siguro ako sa inyo, di ba? Kasi pag tayo, bakit pinagbawal yun? Eh, mali rin yung mga nagpasa naman. Paano nakapasa yun? Pero di ba yung batas ng Diyos, wala ditong masama. Wala ditong nakakahiya. Eh, basta yung mga bakla, dati pinapatay eh. Yun ang dapat. Pati yung mga witch. Yung tayo mahihiya doon, amen? Ano pa? Yung mga babae, dapat ang suot pang babae. Yung lalaki pang lalaki, nakakahiya ba yun? Sila mahiya, di ba? Ano pa? Yung maikli ang suot, nakakahiya ba yun? Sabi dito, i-cover mo yung iyong kahubaran. Sino dapat mahiya? Eh, yung mga Hollywood, wala silang hiya eh. Sila na lang yun. Pero ako sila, nahihiya rin yan. Tingnan nyo to, pag may babae dito, kunwari, nagsuot ng maikli, loko-loko yan. Eh, may mas loko-loko pa sa kanya, mga lalaki naman. O, anong, may hiya rin yan, di ba? Tama, mali? Tama. Oh. So, gusto ko sabihin dito, ang pag sinabi ng Diyos, huwag mong ikakahiya. Eh, sabi sa Diyos, mag-share ka ng salita ng Diyos, nakakahiya yun eh. Eh di, turuan mo na yung sarili mo na maging magaling doon. Hindi ka mahihiya, baliktad, magiging ano ka. Proud. Okay, bold. Okay, ayoko ng proud eh. Bold.
Diba? Matapang ka. Anong gusto mo? Sa tayong gusto winning? Saan? Sa US? Gusto mo? Dito kayo pumunta dun eh. Dito lang. Hindi ka nahihiya. Sila mahiya sa atin. Diba? Kaya nga sinasarado nila yung mga ano nila eh. Para hindi sila pasukin. Kasi kahit sino pa yan, pag napasok natin yan, maliligtas yan. Okay, number one, the message of God is clear and understandable. Our God is very powerful and rich. And number three, our God's word is perfect. So, hindi mo kailangang dahan-dahan lang tayo, pastor. Baka, ano yun, arali muna natin kung tama ba to. Hindi mo kailangang arali. Tama na yan. Amen? Eh, basta, yung pangunawa mo, pwede magkamali. Ayun nga, yun ang aralin mo. Pero, ito, hindi ka mahihiya na may mali dito dahil walang mali dito. Amen? And then last, balik na lang tayo dito. Sabi dito, actually ito yung ano eh, ito yung anong title ulit natin? Dare to run. Bakit ka tatakbo at makikipag-compete? Okay, again, di yung friendly compete, hindi yung ano, para lang ma-down sila. Ibig sabihin nito, kasi inilalarawan yung ating paglilingkod para tumatakbo. Ibig sabihin, hindi ka nahihiya, tuloy-tuloy ka, malakas ka. Ito yung sabi dito, ito yung araw po ha, sabi dito, yung araw ay kagaya ng bridegroom. Sino yung bridegroom? Yung kinasal si Brad, proud ka ba nun? Masaya ka ba? Paglabas mo nun, talagang, tsaka madalas pag ikaw yung pinaka-pogi dyan, di ba? Kasi ikaw yung kakasal eh. So ganun daw yung araw, di ba? Kanina nakita nyo, pag walang katulad yung araw. So, ganun tayo dapat. At, sabi nyo, pangalawa, and rejoice it as a strong man. Pag ikaw, alam mo, mabilis ka tumakbo, takot ka bang makipag-compete? Excited ka nga nyo, eh. Pakita ko itong mga, iiwanan ko ito, kakakita ng kalakabok, di ba? Ganun tayo dapat. Kung mag-soul winning na naman tayo, baka may ma-encounter tayong dating doon. Wala eh, lalampaso ko yan. Amen? Hindi yung papahiyang ano, alam nyo na yung sabi ko, alam nyo, hindi tayo basta, amen? Ibig sabihin ko lang, sa knowledge, sa knowledge, sa posisyon, sa kaligtasan, lalampaso natin yan, amen? Amen. Kahit pa yung Catholic na ko, ako, ano ako eh. Iba dyan, yung share natin dyan. Alam mo ba, naglilingkod ako sa Diyos, nakikita mo yung santo namin. Sa loob-loob ko, natatawa ka lang, di ba? Pero hindi tayo takot doon, amen? Takbo! Takbo lang, hindi palabas ha. Hindi pa. Takbo lang sa karera, amen. Ano, pag malakas ka, yun lang ano doon, dapat malakas ka. Sa pananampalataya, yung mga takot mag-soul winning, yung mga kanina lang gumawa ng kasalanan, yun ang nakakatakot, di ba? Parang yung tinutulungan ko dati, nabanggit ko na sa inyo dati to, yung mayroong tinutulungan, ano, dating convict, nakulong. Okay ka naman eh. Sige. Punta ka sa bahay, sabi ko, mayroon ako itong bibigay ng mga damit. Ah, basta, saan ka ba? Doon sa Tesamanas. Naku, hindi ako pwede dyan. Bakit? May mga na... mayroon pala siya daw may atraso sa kanya. Ayun na, mahirap, di ba? Yun ang problema sa atin. Takot ka pag gano'n. Amen? Or, gano'n din naman kung kilala kang loko-loko. Ngayon, ito yung sasabi ko sa inyo, kaya kami magpapatawad sa Panginoon, di ba? Kung may nagawa ka talagang kasalanan, pinatawad ka na ng Diyos. Gusto mo maglingkod ngayon sa Diyos. Sino nga harang sa'yo? Eh, pastor, ano, sasabihin ako, dati akong ganyan eh. Dati yun eh. Aminin mo, dati akong ganyan. Sorry po, pero ngayon, maglilingkod na ako sa Diyos. Ano ngayon? Diba? Itindihan nyo ba yun? Pwede kang full speed ahead sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Dare to run. Walang magsasabi dyan. Kasi pag ang sa Diyos tayo may pananagutan, higit sa lahat. Amen? Wala kang pananagutan kung kanino ang gustong kritiko kayo dyan, di ba? Bakit ikaw magpapastor? Eh, ano naman sa'yo yun? Ikaw ba nag-ano sa akin? Hindi naman. Di ba? So kaya minsan mahirap yung maglingkod din sa gobyerno kasi nga yung pera natin sila yung gumagastos, pero tayo independent tayo, wala nang makikialam sa atin. Amen.
So, tapusin na natin. Una, bakit dapat tumakbo tayo? Hindi tayo mahiya. Hindi tayo magtamad-tamad. Hindi tayo matatakot. Eh, basta parang natalo ako sa karera. Ang karera talaga ng Kristiyano sa sarili niya. Alam niyo ba yun? Ang karerahin mo yun, dati mong sariling karnal, yung ayaw dumating, yung tamad-tamad, yun ang karerahin mo. Kung dati nagbabasa ka ng Bible, one chapter a year, okay, ang bagal mo nun. Hindi karerahin mo yung sarili mo. Ay, ngayon, basta one chapter a month na, ay, mas nauna ka na, di ba? O, bagal pa rin. Hindi one chapter a day, ang bilis mo na nun. Karerahin mo yung sarili mo, amen? Ganun din, di ka nag-pray masyado. Ngayon, araw-araw na. Hindi ka umaten masyado. Unahan mo yung sarili mo dati. Amen? Gusto ko lang explain yun. Kasi hindi tayo naipagpalig sa kanino dito. Amen? Kasi iba-iba tayo ng lakad eh. Iba sa atin, lumaki dito, Kristiyano na. Ay, hindi naman. Anak ng sinong Kristiyano na, di ba? Iba sa atin. Hindi. So, huwag kang makipag-unahan doon sa anak ng pastor. Kunwari. Okay. So, sige po. Yun lang ha. Let us dare to run. Give everything we have. Sa ministry. Pastor, may ubusan ako ang Diyos na magpupuno. Amen? Amen. Maniwala kayo. Hindi ka maubusan kasi ang Diyos ang backer mo eh. Mayaman siya. The Lord will be pleased and He shall have our rewards. Okay, alam nyo na yun, yung mga dati na. Gusto mo ng rewards? Itong magkapatid na to, anong gusto sa buhay? Rewards, di ba? Gusto mo ba ng rewards sa Diyos? Yun ang maganda. Kasi pag siya ang nagbigay, talagang marami. So, basahin ko lang itong dalawang verse na importante lang. Sabi dito sa 1 Corinthians, sa ating pagtatapos, 9:24, sabi dito, ay basa po, ready, go. Know ye not that they which run in a race run on, but one receiveth the prize. Okay, pagtatakbo ka rin lang, gusto mo na, manalo ka, di ba? Hindi, takbo lang ako dito. Ah, masaraduhan ka na, meron ding ano yan, di ba? Meron din yung limit. Kahit marathon, okay? Tatakbo ka rin lang eh. Eh, sa atin ngayon, sa buhay natin, tatakbo na rin lang tayo. Maglilingkod ka na rin lang, ba't di mo pa itodo? Anong gusto mong paglilingkod? Yung sa atin na lang ulit. Anong gusto mong attend? Once a week o once a year? Ano matututunan mo sa once a year? Wala. Pisod ka lang, tapos makaasar ka pa. So, itodo mo na, amen? Sa basa ng Bible, nako, maniwala kayo. Kaya hindi ko masyado sinasabi sa inyo, pero yung maraming Kristiyano talaga, hindi pa nakakabasa nito. Kahit mga pastor. Nakakahiya, di ba? So, unahan nyo na. Amen? Hindi ko naintindihan, pastor, eh. Basahin mo lang. Yun muna. Iba pa yung aral, iba pa yung basa. Basahin mo lang. Magiging familiar ka sa mga salita dyan. Amen? Amen. Magbabasa ka na rin lang. Mag-re-recite ka na rin lang. Gawin mo para manalo ka. Next, last. Hebrews 12. Wala pa tayo dito, pero sa Thursday, pero sabi dyan, ako na lang, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witness, let us lay aside every weight and the sin which doth easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Sino daw na gano'n? Bakit ka na sa karera? Pinili mo ba? Sa Olympics, sino na mimili? Sinong masama sa Olympics? Controversial nga yan eh. Alam niyo ba yun? Yung ibang mabilis daw, hindi nakakasama kasi ang sinasama, yung mga pinili na rin, parang ano rin, parang star-stuck din. Kung fit sila kunwari, pero mapili na sila. Ganyan ang Olympics daw, di ba? Kaya wag na kayo mag-Olympics. Ano yung karera na dapat nyo salian? Yung ang Diyos na naglagay sa'yo dyan, amen? Yung sabi dito, nilagay ka ng Diyos dyan. Bakit? Slow motion ka pa. Takbo! Amen? Maayos, mabilis. Hindi ikot-ikot. Takbo na mabilis, tapos backslide. Ibang Kristiyano, parang ganun eh. Nagtataka ka na lang. Dati active to, ngayon, pabaliktad ang takbo.
Sa alam na tinutuluan, dapat pahaba ng pahaba ang suot, paikli ng paikli. Bumalik na yun. Amen? O kaya dati, once a week at least, maatin. Ngayon, once a year na lang. Naku, baliktad. Ano pa? Dati, praise the Lord. Hallelujah. Nakita mo, nagbumura na. Ano na yun? Baliktad na po yun. Malala yun. Amen? So, huwag tayong ganun. Ano yung, anong pinipicture nyo sa sarili nyo pag talagang tumatakbo kayo sa ministry? Soul winning, Bible, recite, attend, kanta. Dati, hindi ka muna mag-gitara ngayon, gigitara ka na. Diba? Anday mo nga aralin. Ako nga, hindi ko nga alam lahat yun. Sa choir natin, nalulula ako, ang dami nakashare ngayon. Yung iba, sineshare lang nila yung kanta eh. Iba, nagpapabayad eh. Ako, wala akong pambayad dyan. Ang dami namang libre eh. Hindi na tayo magaling eh. Ang dami doon pwedeng kantahin. Amen? Sana mag-choir na yung iba, si ano, pag naging member na. Ang dami doon, gaganda noon. So, kailangan takbo. Amen? Papunta sa Diyos, papunta sa maayos na paglilingkod. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na ina-challenge nyo kami, Lord, na tumakbo ng maayos, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. Hindi kami mabagal, hindi rin po kami sobrang mahina, Panginoon, takot. Hindi ayaw namin subukan ang dapat namin gawin. Paano kami matututo? So, I pray, Panginoon, yung mga mensahe na ginagamit sa amin, kami po ay matcha-challenge, hindi kami babackslide, hindi kami lalong mawawala ng halaga, or hindi kami mawawala ng pag-asa, Panginoon, bagus Lord, magtiwala kami Lord sa inyo, kaya nasa yung salita Lord, sina-challenge nyo kami para lalo kaming magbunga, lumago, kami po ay maglilingkod lalo ng mas maayos hanggat binibigyan nyo kami pagkataon. So, Panginoon, we pray na kayo po'y malalati sa iyong buhay. Ang mga bawat isa, Lord, magpapatuloy kami at kami po'y gagabayin nyo naman, Panginoon, dahil nagtitiwala kami, Lord. So, kayo po'y malalati.